consider yung halimbawa pag-aaral mo sa Amerika, mag-isa, na sakripisyo hindi? Well, yes, I think it would also be a sacrifice, but I know it will also be for my own good. Tama. Okay. Yeah. Maraming salamat, Brian. Joseph. Siguro isa sa mga naalala ko yung pag-stop ko ng sa pagtigil ko ng pag-aaral ko. Para lamang makapagtrabaho. Makapagtrabaho para sa family ko, pati makapag-aral yung ibang kapatid. Nagparaya ka, ika nga, para sa mga kapatid. Ikaw, Kim. Pagsali ko po sa PBB, tsaka pagtanggap ko po na may ibang pamilya yung papa ko. Pag-usapan natin yung huli. Yung pagtanggap na may ibang pamilya ang papa ay isang malaking sakripisyo. Paliwanag mo, ha? Kasi hindi naman po lahat natatanggap na may ganun nga na sitwasyon yung papa mo. Ako, kahit mahirap, tinanggap ko na lang kasi andun na. Andun na at mahal mo ba ang papa mo? Nang ibabaw yung pagmamahal. Mabuhay kayong lahat. Yan ang sinasabi ko na mali yung impression ng ilang mga tao na mga kabataan ngayon ay nag-iba na. Ako'y naniniwala na likas na mabuti pa rin ang mga bata, ang mga kabataan. Mabuhay kayo. At tayo'y maglalaro pa rin, statue dance, dance floor. Okay, titingnan natin kung sino ang makakatagal. Last pair standing ang mananalo. Okay? Music! Post na mga anak si Mrs. Kunwari may sasaluhin ako dapat eh. Tuloy natin. Music please! Na nahuli ang boyfriend na may ibang babae. Go! Ninya, out na raw kayo, sabi ng mga hurado. Maraming salamat. Okay, music please. Nasubukan nyo na ba? Magandang kacha, ikay natutuwa. Tulad ni Aling Linda, habang naglalaba. Sumasayaw ang lola, nang kahiti pa siya. Habang nag-cha-cha-cha. Nagsasakalan, go! Music, please! Pag sinabing sit ako ay uupo, pag sinabing ako ay tatayo, pag sinabing jump ako ay tatalon. Pasan-pasan ni boy si girl, go! Walang gagalaw. Walang ga... Okay. Disqualified na sila all in. Dalawang pares na lamang. Makakaupo na kayo, Michael. Maraming salamat. Music, please. Oh! Oh, ang galing. Galing kong sumayaw. Galing kong tumalaw. Galing kong sumayaw. Galing kong... Boy and girl, naka-tiptoe a la ballerina. Go! At dapat cheek to cheek. Okay. Cheek to cheek. Okay. At dapat hindi naghahawakan. Oh my God. Nakataas ang mga kamay. Taas, pero hindi naghahawakan. Okay, ang nanalo ay si Joseph at si Claire. Dahil kayo ang nanalo, prinsesa at prinsipe, ipamamalas nyo sa amin kung gaano kayo kahusay kumanta sa video okay. At ang awitin ay Endless Love dito sa Fairy Tale Day. Palakpakan po natin si Claire at saka si Joseph. Go! And
to share all my love with you. No one else will do. And your eyes they tell how much you care. Habang sila nag-uusap, kaibigan, magbabalik po ang homeboy. Magliliyabang dance. Sa isang prinsipeng isinumpang maging isang palaka, ang kwentong Frog Prince. Ang kawawang prinsipe, maibabalik lamang sa kanyang dating anyo kung siya ay mamahalin at hahalikan ng isang prinsesa. Para sa huling pagsubok sa homeboy, kailangang magtulungan ang magkakapares na prinsipe at prinsesa. Magparamihan ng mailipat na palaka hanggang sa maubos na ang oras. Kayanin-kaya ng mga prinsipe at prinsesa ang mga frogs na naghihintay na sa kanila. Fairy tale day pa rin po dito sa homeboy. Ngayon naman ay Frog Prince. Kayong mga kabataan ngayon, gaano kahalaga ang panlabas na kaanyuan ng isang tao para sa inyo? Gaano kahalaga yon? Ikaw, Brian. Basta sa akin, may utak, masaya ako. Plus na lang yung itsura. Plus yung itsura. Yung yay ka? Hindi po nagmamatter yung looks. Talaga? Basta may puso siya. And yun. Pauline, ikaw? Hindi po mahalaga sa akin yun. Talaga? Okay, hindi mahalaga ang gwapo. Opo, hindi po. Kasi po, importante pa rin kung ano yung ugali niya, kung may puso ba siya, kung yun, may respect pa rin sa iyo. Maiko, ikaw. Yung totoo, prangkahan ng usapan ito. Bata sa bata. sa akin, hindi rin po. Kasi ako po, pag... yung totoo? Hindi, kasi yung totoo, po, oo. Kahit na... biyak pa yung ilong mo eh, kung mahal kita, wala akong magagawa. Alam mo, totoo yun. Apo. At kaya mo bang magmahal ng pangit? Eh kung mahal ko po siya, wala po akong magagawa. Nagmahal ka na ba ng pangit? Hindi pa. Okay. Claire, ikaw. Sabi nga eh, magpakatotoo tayo. Mahalaga ba ang gwapo para sa'yo? Opo, hindi. Hindi po mahalaga kung gwapo yung isang lalaki. Ang importante po, responsable, mabait, at saka totoo yung nararamdaman niya sa akin. At saka kung mahal ko rin siya. Importante yun. Okay. Joseph? Sa akin po, depende rin. Siguro sa umpisa talaga, yung first impression mo, doon ka ano... Importante yung may ganda. Doon ma-attract, pero mas mananaig pag tumagal yung puso at saka utak, pag nakilala mo. Alwin, ikaw. Para sa akin, yung itsura, mas importante po kasi sa akin yung ugali ng tao. Kasi okay. Parang itsura. Ang tatanda nyo, pero tama kayo, ha? Parang ang tatanda nyo. Ba, nasa na ba? Alam mo? Hindi, kasi parati na lamang sinasabi ng mga nakakatanda na ang mga bata daw, ang iniisip lamang ay kung ano yung kanilang nakikita. Iba ang aming naririnig ngayon, hindi ba? Ugali ang pinag-uusapan. Ikaw, Kim. Unang-una po yung ugali. Kasi hindi naman po siya magmumukhang gwapo kung pangit po yung ugali niya. Tapos plus points po yung pagiging gwapo. Plus point yan. Pero Kim, girls, karamihan naman ng mga boys, di ba? Pag bago mong kakilala, lahat yan pag good boy. Paano mo nalalaman ang totoo at hindi? How do you know? Nararamdaman mo po. Nararamdaman mo yung nagbabait-baitan lamang? Aha. Paano mo nararamdaman yan? Kahit hindi mo kausap? Opo. Gut feel lang. Anong gut feel mo kay Maiko? Mabait bang totoo o nagbabait-baitan lang? Mabait ka ba? Mabait naman po. Mabait. So yun talaga, ang ugali, ang pagkatao, ang personalidad ay mahalaga. Yan ang pananaw ng mga kabataan. Again, mabuhay kayong lahat. Hindi ko alam kung mabuhay itong ating game dahil... you can take your first position for this game again. Okay.